Alam mo, Susan, mas madali na sa panahon ngayon ang makipagkilala kung kani-kanino. Yan yung ilang click lang sa cellphone mo, di ba? Parang pwede ka nang magka-instant friend. Ay, sinabi mo yan, Kuya Kim. Pero gaya ng paalala, think before you click dahil baka ang ka-chatmate mo may lihim palang binabalak na gawin sa'yo. Yan. Yan ang kwentong tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Madaling araw ng Agosto 2023 nang dumating sa opisina ng Barangay San Isidro ang mga magulang ng mga dalagitang sina alias Jenny, 13 taong gulang, at Rica, 14 na taong gulang. Sumbong ng magkaibigan, minules siya raw sila nang magtiyuhin na sina Wilfredo Baynosa, 55 taong gulang, at Nico, hindi niya tunay na pangalan. Ito ho, sinasabi ng bata na dinala siya ng suspect. Ito ho, parang pigiri ang itsura. Na inabandona na. Mga bandang 7:40 po, nagsabi po siya sa akin na may nag-aaya daw po sa kanya ng inom. Hindi nakatanggi si Jenny sa pagpilit ng kaibigang si Rica na samahan siya. Dapat po hindi po ako kasama noon. Sinama niya lang po ako para daw po may kasama siya. Pagdating sa media place, laking gulat ng magkaibigan na may kasama pang isang lalaki si Nico, ang isa pa niyang tiyuhin na si Rene. Hindi rin niya tunay na pangalan. Nang makarating sila sa bahay ni Wilfredo na kapatid ni Rene, sinalubong daw nito ang mga dalagita at nagyaya ng inuman. Sa pangatlong tagay, unti-unti na raw ng hina at nawalan ng malay ang magkaibigang Jenny at Rica. Dito na raw walang awang inabuso di umano ng mga lalaki ang dalawang dalagita. Dumiretso kami ng presinto. Kaya pagdating sa presinto, di ko na alam kung ano din nangyari. Sa kablang ko na ako yung mulat yung sinabi na yun. Ang kaibigan ni Jenny na si Rica, pinili raw na hindi na magsampa ng kaso dahil sa takot. Ang ating suspect pala dito ay listed as provincial most wanted ng Rizal. Pasok na kayo, pasok. Positive yung sa hudyat ng naunang pulis sa lugar, pinasok na rin ng iba pang operatiba ang bahay ng suspect. Ano yung kaso mo? Kanilang pamangkin na si Nico. Tutulungan pa rin daw siya ng Montalban Police. Pwede naman po masampa ng kaso kung ito ay babanggitin at sasabihin na siya ay talagang involved doon sa pangyayari. Sa pagkakakulong ni Wilfredo, gumaan daw kahit papaano ang loob ni Jenny at kanyang mga magulang. Umaasa ang kanyang ama na ito na ang simula ng patuloy na paghilom ng kanyang anak mula sa madilim na karanasan.